Salamat and good morning. And my name is Katie at nandito po ako ngayon para ituro sa inyo or i-share lang sa inyo itong isang natutunan ko mula sa libro na gawa ni Napoleon Hill, yung tinatawag na or entitled Think and Grow Rich. So makikita nyo po yun sa YouTube, try nyo pong i-search Think and Grow Rich. Ito pong i-share ko sa inyo ay para sa akin napakahalaga, very crucial kung gusto mo talagang yumaman. Okay? Kasi actually, si Napoleon Hill, nakuha niya itong secret na ito kay Andrew Carnegie. Kaya ang title nitong nasa board ay Andrew Carnegie's Secret to Wealth. Okay? So, paano ba yun? Pero bago ko ituloy, pakikilala ko muna sa inyo kung sino si Andrew Carnegie. Well, Andrew Carnegie was the richest man in the world. Siya po ay from the United States. Okay? And siya yung tinatawag na Steel King. Kaya siya yumaman dahil he was the king of steel. Okay? Bakal. So, ano yung ishinare niyang secret during ng time na in-interview siya ni Napoleon Hill? Okay. So, bago ko rin ituloy ito, gusto ko i-share sa inyo na this has something to do with belief system or mindset. Kasi gusto mong yumaman, you want to achieve your dreams, all your ambitions, your aspirations. May connection po itong i-share ko sa inyo. This is to strengthen your belief system. Yun nga, yung mindset. At saka, actually, ito rin ay may kinalaman sa tinatawag na mind power. The power to attract wealth, di ba? Kung alam mo yung law of attraction. Okay? Di ba sabi sa law of attraction, you attract who you are. Okay? Kung ano ka, yun ang ma-attract mo sa buhay mo. So, if you want to create wealth, ma-attract sa'yo ang big wealth, then magsisimula sa iyong isipan, sa iyong mind, na talagang welcome sa'yo ang pera. At wala kang ibang iniisip na something like negative, about pera, positive ka lang. Okay? So, bakit kailangan ito? Itong meron nakasulat sa board, actually, chinachant ito. Or something like, ginagawa kasi ito na parang ritual. Bago ka matulog sa gabi, at saka paggising mo, okay? Tapos nakapikit ang mata. Yun ang isa sa requirement. Okay? And, bakit kailangan gawin yon? Bakit kailangan yung parang nagchat-chan ka? Parang affirmation siya. Yung sinasabi mo sa sarili mo na I am the best, I am extraordinary, I earn 50,000 pesos in a month. Something like that, di ba? Mga affirmations yon. So, ito, parang ganun din. Bakit ginagawa yun? Bakit maraming mga people, mga expert, mga psychologists na expert mga expert sa pera na sinasabi na or ina-advise nila, nire-recommend nila yung merong chanting or rituals, something like yung nire-repeat mo, yung ginagawa mo, sinasali mo sa system mo araw-araw, daily, routine. Okay? Kasi ang purpose pala nun para yung sinasabi natin ay magre-register sa ating subconscious mind. Diba? Meron tayong conscious mind at meron tayong subconscious mind. Yung sinasabi natin, kailangan ma-register doon sa subconscious mind dahil ang subconscious mind natin ang center, processor, kumbaga. At yan ang naghahanap ng solusyon sa bagay na gusto natin. Diba? So kung meron kang isang bagay na gusto mo at
yun ay nasa isip mo lang, consciously. Conscious ka, di ba? Iniisip mo yung gusto mong bagay. Pero pag nasa isip mo lang yun, hindi mo ma-attract yun. Okay? Hindi mo ma-attract yun. Why? Because alam mo yun consciously, pero subconsciously, yung mind mo na subconscious, yung talagang powerful, powerful part ng iyong mind. By the way, ang ating brain kasi is the very powerful tool or system in our body. Diba? Kaya dapat alam natin kung paano ito gamitin at paano tayo makipag-deal sa ating brain. Okay? Okay. So, ito, natutunan ko talaga, napakaganda. Since na ginagawa ko ito, nagkakaroon ako ng mga resulta unti-unti. And siguro hindi kasing resulta ng ibang tao, pero who knows, 'di ba? Who knows? So worth a try. Pwede mong subukan ito. 'Di ba? Wala namang masama kasi sa rituals. Actually, bago ko ito ginawa, tinanong ko yung father ko kung masama ba ito, kung against ba ito sa religion namin. Sabi niya, hindi naman. Okay, so, isishare ko sa inyo, ito. Okay, basahin muna natin. Basta, ang requirement dito ay every night, bago ka matulog, sa bed mo, babasahin mo ito hanggang sa ma-memorize mo. And then, sa pagising mo sa umaga, ganun din, babasahin mo. So, simulan natin. By the blank day of 2000, I will have in my possession. Ganun, okay? Example, yun dito, by the first day. Okay? Pwede ko ilagay dito, first day. By the first day of January 2018, I will have in my possession $1 billion. Okay? $1 billion, which will come to me from time to time in various amounts during the interim. In return for this money, I will give the most efficient service of which I am capable, rendering the fullest possible quantity and the best possible quality of service in the capacity of blank. Pwede mo sabihin, networker. Okay? Kasi dapat pala, yung kung meron kang isang gusto sa buhay mo, you must be specific, definite. Gusto mong yumaman, pero it's complex. Parang malabo yun. Kung i-re-register mo yun sa iyong subconscious mind, i-re-reject yan ng subconscious mind niya, subconscious mind mo. Kasi ang gusto ng subconscious mind, ano yung definite, ano yung specific na gusto mo? Okay? So, kailangan, pag sinabi mo, marinig mo, ma-register yun sa subconscious mind, then the subconscious mind will assess. Ia-assess niya kung acceptable ba yung gusto mo. Okay? And then, it will find the solution, the plan for you. Okay? That's how I understand sa dami ng mga napakinggan ko, ng mga positive thinking, mga ganyan, audiobooks about creative minds and powerful mind, mind power, yan. Yan po, natutunan ko yung ganun na process, yung how to use our brain. Okay? Kasi it's very powerful. Kung matutunan natin na gamitin ang ating brain, talagang yan ang tumutulong kasi sa atin. Okay? And then, networker of, halimbawa, Alliance Emotion Global. Okay? I believe that I will have this money in my possession. My faith is so strong that I can now see this money before my eyes. I can touch it with my hands. It is now waiting transfer to me at the time and in the proportion that I deliver the service I intend to render in return for it. I'm awaiting a plan by which to accumulate this money, and I will follow that plan when it is received. Okay? At saka, ang isa pang requirement dito, kailangan with all your emotions. Importante yung emotion mo dahil it will work together. Yung emotions mo, yung talagang intensity,
ng feeling mo na gusto mong makamit talaga yan. Ipakita mo sa universe, ipakita mo sa mundo na talagang gusto mo para ma-attract sa'yo yung gusto mo, okay? Ma-attract sa'yo yung wealth. Alright? Kaya nga sinabi, what you think, your mind, what your body or what your mind can conceive, your body can achieve. Yun po yun. Actually, nag-originate yun kay Napoleon Hill. Okay, so gagawin mo to, parate, and notice the results. Okay? Ulitin natin. Okay? Halimbawa ako. Okay, start here. By the first day of January 2018, I will have in my possession $1 billion which will come to me from time to time in various amounts during the interim. In return for this money, I will give the most efficient service of which I am capable, rendering the fullest possible quantity and the best possible quality of service in the capacity of networker of Alliance Emotion Global. I believe that I will have this money in my possession. My faith is so strong that I can now see this money before my eyes. I can touch it with my hands. It is now waiting transfer to me at the time and in the proportion that I deliver the service I intend to render in return for it. I'm awaiting a plan by which to accumulate this money, and I will follow that plan when it is received. Okay? So, pwede mong i-add, halimbawa, God willing or so help me God. Okay? Worth a try. I'm not saying na talagang very effective, but take note. Ito ay nagmula kay Andrew Carnegie, the king of steel and was the richest man in the world. At nakapaloob ito sa libro na Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Know about Napoleon Hill, his book, Think and Grow Rich. Okay? Marami kang matutunan. In fact, before, I'm not like this. My improvement, my personal development in life is all because of this. Because I'm awaiting a plan. Every day, parang nag-wait ako ng plan to how to accumulate the money. And then, suddenly, kapag ka yung plan ay nag-appear, nag-pop up sa iyong imagination, sa iyong isip, you must have the sense of urgency. Urgency! Kapag ka may plano kaagad sa isip mo, kaya nga necessary na dapat meron ka laging ballpen at saka diary. Kasi kapag ka yung isip natin ay merong suggestion na plano or idea na maganda, kailangan isulat mo kaagad dahil nawawala po yun. Di ba? Minsan may mga bagay na maganda tayo naiisip, tapos kapag ka pagkalipas ng ilang oras, nakakalimutan natin, hirap natin isipin kung ano yun. Yun yung suggestion yun actually ng ating subconscious mind. Okay? So, learn more about mind power and have the sense of urgency kapag kayong plano ay binigay na sa'yo. Okay? Ng iyong powerful brain. Okay? So, I hope na meron po kayong natutunan ngayong araw na to. And pagpalain po tayo, happy networking. God bless. My name is KD. And more power to you.